Barangay Love Stories. Sa mundo ay marami tayong pwedeng maging tagapagligtas. Una, ang mga magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan. Papaano kung ang maging tagapagligtas mo ay isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Ikaw, kapuso, may karanasan ka na ba na iligtas ng taong hindi mo naman kilala? Dear Papa Dudu, ako po si Christy, 27 years old, isang engineer. Nakakuha na po ako ng board at pasado po ako. Nasa construction po ang business ng pamilya namin, kaya naman na makagraduate ako ay sa akin na ibinigay ni Papa ang pamamahala sa negosyo namin. Ako ang naging CEO nang makuha ko ang lisensya ko bilang isang engineer. Meron po akong boyfriend, mahigit isang taon na po kami. Nagkakilala po kami sa isang project ng kumpanya namin. Kami ang humawak ng paggawa sa isang beach resort sa may bandang south. Ang nagpagawa po ay may anak na lalaki na nagsimula ng magparamdam sa akin. Matagal ang naging construction ng resort, kaya matagal po kaming halos araw-araw na nagkikita. Uwian naman po ako, Papa Dudut, pero siya ay doon nakatira sa malapit dahil taga doon ang tatay niya. May kayabangan ang lalaking tinutukoy ko, Papa Dudut. Pero ewan at kung bakit parang na-attract pa ako sa kanya. Maganda ang naging transaksyon ng papa ko at ang father ni Van. Si Van nga po pala ang lalaking sinasabi ko. 30 years old na po siya. Siya naman ang heredero ng pamilya nila dahil tulad ko ay nag-iisang anak din siya. Ang transaction pala ng mga magulang namin ay kasama na ang tungkol sa amin. Sinabihan ako ni Papa na sagutin na si Van dahil gusto ko din naman si Van, kaya sinunod ko ang utos ni Papa. Kaya ayon, hanggang naging magkasintahan na kami, Papa Dudu. Van. Ha? Bakit? Hindi mo ba hihilahin ang upuan? Ay, oo nga pala. Sorry. Okay ka na? Salamat. Nag-order na pala ako in advance. Para sakto pagdating natin. Pero hindi umabot. Dapat pala mas inagaan ko pa ang pagtawag. Hayaan mo na. Mabilis na yon kung naitawag mo na. Tsaka masarap ang pagkain nila dito, kaya sulit naman ang hintay. Oo nga. Kumusta ang resort niyo? Malakas siya kahit hindi summer. Maganda daw kasi yung lugar. Sabi ko, syempre, magaling ang gumawa eh. Binobola mo naman ako. Totoo nga. Sa katunayan, baka may kumontak sa inyo na magpapagawa din ng resort. Kaso, bandang north nga lang. O bakit may nga lang? Kasi malayo na ang north. Malapit lang yun. Pag sinimulan mo yun, syempre, mas madalas na nandun ka. At syempre din, hindi ka balikan kasi nga malayo. Van, CEO na ako. Kaya may tao na papalit sa akin para tumutok. Ako naman, i-check ko siguro once or twice a week. Mababawasan pa din ang araw ng pagkikita natin. Teka nga, hindi pa nga tumatawag yung magpapagawa. Bakit pa natin inaalala na ang mangyayari? Mabuti na yung advance tayo mag-isip. Advance nga tayo, pero sila hindi. Sigurado na yun. Kilala namin ang pamilya nila at malaki ang tiwala nila sa amin. Isa pa, gustong gusto nila talaga ang pagkakagawa ng resort namin. Sana nga. Oh, kailan ba ako sumablay sa mga nirekomenda ko? Di ba, natuloy naman yung building, yung condo at yung bahay nila Mr. Tang. Oo, alam ko namang magaling ka sa sales talk eh. Magaling ako mag-talk, period. Oo na, ikaw na ang mabulaklak ang dila. Eh ikaw, kumusta naman ang business nyo? Ikaw na ang nagsabi na okay, di ba? Salamat sa mga recommendations. Kaya si Papa botong-boto sa'yo eh. Natural.
Sa gwapo kong to, talaga namang mas gugustuhin niya magkapo din ng gwapo. Uy, anong apo agad ang sinasabi mo dyan? Doon din naman pupunta yun, di ba? Matagal pa yun. Bakit pa natin patatagalin? Mahal naman natin ang isa't isa, di ba? Oo, pero kailangan paghandaan yun, no? Matagal na tayong handa. Maayos na ang business nyo at maayos na din ang business ko. Hindi lang doon, syempre tayo rin mismo dapat handang-handa na tayo. Handa na ako. Bigyan pa natin ng konting pagkakataon ng sarili natin. May duda ka pa ba sa feelings mo sa akin? Hindi naman. May duda ka pa sa akin? Ang sinasabi ko lang, kung handa na tayo ngayon, dapat itaas pa natin ang isang level. Dapat ma-reach natin yung level na hindi lang handa, kundi handang-handa. May ganun pa ba? Oo naman. Okay. Matagal pa ata yung food. Gutom ka na ba? Medyo eh. Teka, ako na ang pupunta dun sa manager. Ah! Van! Anong nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang. Nahilo lang ako. Gutom ka na nga siguro. Teka, masakit ba yung tuhod mo? Naitungkod mo sa pagtumba mo eh. Okay lang ang tuhod ko. Sakto nga siya eh. Ha? Anong sakto? Sakto ang pagkakaluhod ko. Ano bang sinasabi mo? Oh. Ano yan? Will you marry me? Van, ano nangyayari? Nagpo-propose ako ng marriage sa'yo. Ibig sabihin, drama lang yung pagbagsak mo ng paluhod? Oo. Oh. Nakakainis ka naman eh. Masakit na ang tuhod ko. Anong sagot mo? Siyempre, oo. Masarap ang pagkain sa restaurant na yon, Papa Dudut. Pero mas lalo pa siyang sumarap dahil sa pagpo-propose ni Van. Papa Dudut, noong madinig ko ang palakpakan ay nagulat ako na kasama ang mga magulang namin sa mga pumapalakpak. Planado pala ni Van ang lahat ng yon. Matapos naming magyakapan at mag-congratulate ng mga magulang namin ay naupo na kami. Pagkaupo namin ay sabay-sabay na isinerve ang mga pagkain. Pati yon ay kasama sa plano ni Van kaya napaka-perpekto ng proposal na yon, Papa Dudut. Habang kumakain ay pinagpaplanuhan na ang kasal. Siyempre may mga suggestions ang mga magulang namin. Yun na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Yon ang akala ko. Planadong planado na ang lahat para sa kasal pero may isang proyekto lang na kailangan kong tutukan sandali bago ako tuluyang mag-concentrate sa aming kasal. Kaya bago ang mahabang bakasyon sa trabaho ay kinailangan ko munang puntahan ang site ng project ng kumpanya. Dahil nasa malayong lugar ito, minsan dalawa o tatlong araw bago ako nakakauwi. Isang linggo nga bago ang kasal ay nagpunta ako sa site at napag-isipan kong umuwi kaagad. Ang nangyari ay balikan lamang ako. Dumiretso ako sa bahay ni Van para surpresahin siya pero ako ang nasurpresa nang makita kong may kasiping siyang iba. Parang gumuho ang mundo ko sa mga nakita ko, Papa Dudut. Hindi ako makaiyak sa sobrang pagkabigla. Paalis na ako nang makita ko ni Van at nilapitan niya ako na parang wala lang sa kanya ang mga nangyari. Bakit ang bilis mong bumalik? Nagulat ka ba? Madalas dalawa o tatlong araw kang nawawala ah. Ewan nga kung bakit nung nasa site ako parang hinihila ako ng paako pabalik. Kaya pala. Huwag mo nang gawing issue yan. Ano? Hindi issue yan? May katabi ka sa kama. Hayaan mo na yan. Hayaan? Kung aso ang katabi mo, hayaan ko. Ano babae? Hindi ka pa talaga aalis? Hindi ka nahihiya? Tama nga, huwag ka nang magsalita. Nakakahiya naman sa'yo kung i-deny mo pa ang nangyari. Mag-ingat ka, ha? Tama na yan. Halika, mag-usap tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Maupo tayo. Mas gusto ko nakatayo. Kalimutan mo na nga ang nakita mo. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Paano mawawala sa isip kong eksena nyo? May kasiping kang iba, Van, at ikakasal na tayo.
Yun na nga, ikakasal na tayo. Kaya hayaan mo na ako. Kasi pag nakasal na tayo, hindi ko na gagawin yan. Hayaan mo na ako magsawa. Ako nga sa unang pagkakataon pa lang nagsawa na. Nakakasawa pa lang tulad mong walang pakialam sa nararamdaman ko. O sige, para matapos na to. Last na yung nakita mo. Utang na loob ko pa pala sa'yo yan. Ngayon pa ba naman tayo mag-aaway? Sino nang-aaway? Kalmado ko. Kaya nga, alimutan mo na to. Bumalik na tayo sa dati. Kalmado ko pero hindi nga ako tanga. Ano bang sinasabi mo na bumalik tayo sa dati? Hindi na magiging tulad ng dati ang lahat. Ngayon mo lang naman ako nakita ang ganyan ah. Tama ka, ngayon nga lang. Kasi hindi ko nakita yung mga dati. Sana nga noon pa nakita ko na yan. Para hindi na rin tayo umabot sa engagement. Anong sinasabi mo? Hindi pa naman tayo nagsasama eh. Kaya hindi ko sasabihin maghiwalay na tayo. Masasabihin kung hindi na tuloy ang kasal. Nababaliw ka na ba? Mas matatanggap ko pa maging baliw kaysa maging tanga. Tigilan mo na nga yan. Hindi pwedeng iurong ang kasal. Hindi ko naman inuurong. Kinakancel ko. Hindi nga pwede. Bakit hindi? Anong mabigat na dahilan? Sasama ang loob ng mga magulang ko. Ay, may konsensya ka naman pala eh. Sana isinama mo ko sa ikinatatakot mong sumama ang loob. Sorry na. Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. O ano, okay na ba? Kung makapagsalita ka, para mo lang akong inagawa ng candy ah. Binastos mo ko, Van. Hindi ko na nga uulitin. Pwede mo namang ulitin. Kasi wala na akong pakialam. Tumigil ka na! Hindi natin ikakansal ang kasal. Paano? Magpapakasal ka mag-isa? Huwag mo nga akong gaguhin. Ayaw mong magago pero ako ginago mo? Basta, tuloy ang kasal. Tapos. Kaya nga, may 6 na araw pa para makapaghanap ka ng mapapakasalan. O kaya habulin mo yung babae mo kanina. Hindi ko babae yun. Nakilala ko lang siya. Nakilala mo lang? Usually pag may nakikilalang, alam ko nakikipagkamay lang at hindi ikinakama. Tigilan mo na yan, ha? Bakit anong gagawin mo? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay? Hindi ako ganun. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wish ko na lang na maging masaya ka. Goodbye! Christy! Christy! Papa Dudut, pagkaalis ko sa bahay ni Van, pagkasakay ko sa kotse ay pigil na pigil ang emosyon ko. Ayokong makita niya na nasaktan ako. Kaya nang makalayo ang kotse ay doon na bumuhos ang luha ko. Minahal ko si Van pero hindi ko akalain na iba pala siya. Bakit hindi ko nakita yon? Bulag siguro ako dahil sa sayang nararamdaman ko noon. Ang mas masakit ay parang okay lang sa kanya at parang tama lang ang ginawa niya, Papa Dudut. Kung ginagawa niya yon hanggang bago kami ikasal ay magagawa niya uli yon kahit matapos man ang kasal namin. Pero buo na ang loob ko, Papa Dudut. Hindi ko na itutuloy ang kasal kahit ano pa man ang sabihin niya. Pero nagulat ako na siya pa ang may lakas ng loob para magsumbong sa papa ko na hindi ko na itutuloy ang kasal. Opo, Papa Dudut, nalaman na mga magulang ko ang nangyari bago ko pa man sila makausap. Tinawagan ka agad sila ni Van at sinabi ang mga nangyari at sinabing nagsisisi na daw siya, Papa Dudut. Ewan kung anong hipnotismo ang ginamit ni Van at siya pa ang pinanigan ng mga magulang ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko para sabihin ang mga nangyari, ay alam na nga nila. Pinagsabihan ako ni Papa na huwag pabigla-bigla sa mga desisyon ko. Dapat daw na ituloy ang kasal dahil planado na ito at naipakalat na ang mga imbitasyon. Isa pa ay nakakahiya daw sa mga magulang ni Van. Papa Dudut, parang ayoko nang magpaliwanag sa papa ko kasi kumbinsido na siya sa desisyon niya. Si mama naman ay wala ding magawa at hinayaan na niya si papa na magsalita. Hindi na nga din ako nagsalita noon at nagpaalam ako at agad na umalis. Gusto kong mapag-isa. Nagpunta ako sa park at sinundan pala ako ni Papa at kinukulit niya ako. Kaya napilitan akong sabihin na may iba na din akong mahal
at magkikita kami sa park. Sinabi ko na kung okay sa kanya na nang bababae si Van ay siguro'y magiging okay din sa kanya na may iba akong lalaking mahal. Ewan kung anong nasa isipan ko at biglang hinila ang padaan na lalaki at ipinakilalang karelasyon ko, Papa Dudut. Nagulat si Papa sa ginawa ko. Hindi siya naniniwala kaya sinabi ko sa lalaki na siya na ang magkwento tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung saan ba nanggaling ang lalaking yon kasi nagkwento siya ng fictional na kwento tungkol sa amin na parang pati ako ay naniniwala na nangyari ang lahat ng mga sinabi niya. Kita ko sa mukha ni Papa na naniniwala siya pero ipinilit pa din na ituloy ang kasal namin ni Van dahil nga planado na daw yon. Malungkot siyang umalis at naiwan kami ng lalaking yon, Papa Dudut. Salamat. Walang anuman. Ako si Christy. Ako naman si Ian. Paano mo naisip yung mga kinuwento mo kanina? Kwento namin ang girlfriend ko. Ay sorry, may girlfriend ka pala, baka magalit yun. Di siya magagalit. Okay lang sa kanya na may kausap kang ibang babae? Oo naman. Hindi siya magsiselos? Bakit naman siya magsiselos? Nasa na siya? Nasa ibang boyfriend na. Ano? Matagal na kaming hiwalay. Di ko naman alam na magagamit ko pala ngayon yung kwento nung masaya pa kami. Wala na kayo? Matagal na. Okay lang ba na itanong ko kung bakit? Infidelity. Nagtaksil ka din sa kanya? Hindi. Siya ang nagtaksil sa akin. Sorry. Bakit yung tanong mo kanina kung nagtaksil din ako sa kanya? Bakit may din? Kasi ako naman ang pinagtaksilan ng boyfriend ko. Ikakasal na sana kami sa Linggo tapos nahuli ko siyang may kasiping na iba kanina lang. Pero ayaw ng papa ko na huwag ituloy ang kasal. Sorry uli. Nakakahiya na ikwento ko pa ang buhay ko. Pareho naman pala tayo eh. Pinagtaksilan pareho at pareho nating kinukwento ang mga tungkol sa ex natin. Oo nga no. Di ba? Nakakabilib ka naman. Bakit? Kasi may problema ka pero nakakatawa ka pa rin. Ako kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, halos masira ulo ko eh. Gusto ko rin masira ang ulo pero inisip ko, bakit ko gagawin yun? Eh, hindi pa naman tapos ang buhay. Ang dami pang pwedeng mangyari. Tama ka naman. Na-realize ko rin yan. Pero matagal muna ako nagmukmok. Mahal mo pa ba ang ex mo? Hindi na siguro kasi hindi ko na siya naiisip eh. Sorry dahil sa akin nabalikan mo tuloy ang alaala niya. Okay lang yun. Iniisip ko na lang na nabasa ko sa comics yung kinukwento ko. Bakit ka pala nandito sa park? Teka, parang mali ata yung tanong ko. Siyempre namamasyal ka kaya ka nandito. Bukod sa pamamasyal, may camera din ako dito sa bag ko. Photographer ako. Pero kapag ganitong oras, umiikot ako sa buong park, naghahanap ng subject para kunan ng picture. Ah, oo, ang daming magandang lugar dito. Actually, hindi lang lugar, pati tao. Gaya mo. Baka naman pwede kita maging subject. Ako? Anong gagawin ko? Wala kang gagawin, basta maupo ka lang dyan. Huwag mo akong pansinin. Kukunan lang kita ng kukunan ng picture. Baka ma-conscious ako. Huwag mo ako tingnan para hindi ka ma-conscious. Isipin mo lang kung ano gusto mong isipin. Sige, pambawi ko sa tulong mo sa akin kanina sa papa ko. Okay, teka, kunin ko lang yung camera ko dito sa bag. Oh, yan. Ready? Ready na? Patingin na mga kuha mo. Oh, eto. Ayoko magbuhat ng bangko ah, pero ang ganda ko sa mga picture, pati yung paligid ko na capture mo lahat. Salamat. Pero kung titingnan mo yung sarili mo, hindi talaga nagsisinungaling ang litrato. Na-capture niya yung lungkot mo. Oo nga. Ay, kalimutan na nga natin ang nega. Maiba ako, alam mo, may ginagawa kaming resort. Pag natapos, gusto kitang kunin para picturean yung lugar para sa profile namin. Siyempre may bayad. Naku, salamat. Gusto ko yan. Kunin ko ang number mo. Eto, may business card ako dito.
Ayan. Sige, asahan mong tawag ko. Babawi talaga ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan bumawi pero salamat. Malaking tulong yung alok mong yan. Ito naman ang business card ko. Send mo na lang din dyan yung mga pictures ko. Okay lang ba? Magkano ba? Wala, libre lang to. Sige, sasend ko sa email mo. Salamat. Sige, aalis na ako ha. Teka, saan ka uuwi? Baka mag-check-in na muna ako. Ayoko muna makausap si na Papa eh. Kung gusto mo lang naman ha, sabay ka na lang magpalipas ng gabi. May guest room naman yung apartment ko eh. Ha? Pero kung wala kang tiwala, naiintindihan ko. Ay, hindi naman. Sige, sama na ako. Pero bili tayo ng food ha. Ako na bahala para may makain tayo. Uy, di ko tatanggihan yan. Halika na. Total ay humingi naman talaga ako ng 2 linggong leave dahil nga sa kasal, kaya ginamit ko yon at hindi na muna ako nagtrabaho, Papa Dudut. Ewan kung anong iisipin sa akin ng ibang tao kung bakit ako sumama sa lalaking nakilala ko lamang noong araw na yon. Kung tatanungin ako kung bakit ay hindi ko din alam. Basta ang gusto ko ay malayo muna sa pangit na mga nangyari sa akin. Mabait naman si Ian, marespeto siya, kaya nagtataka din ako kung bakit siya pinagpalit ng ex-girlfriend niya. Pero buhay na niya yon, kaya hindi ko na siguro papakialamanan pa. Unless gusto niyang ikwento pa ng buong detalye yon. Anyway, Papa Dudut, hindi lang isang araw ako nagtagal sa apartment ni Ian. Pero nang ikatlong araw ay nalaman ni Papa kung nasaan ako. Kahit naniniwala si Papa sa kwento ni Ian ay hindi pa din naman siya pumapayag na hindi matuloy ang kasal. Isa pa ay iniisip niya na bakit or baka tinatakot lang ako ni Ian. Nagpunta si Papa sa apartment ni Ian kasama ang mga pulis. Sinabi niya na baka kinidnap daw ako, pero ako na ang nagpatunay sa mga pulis na walang kidnapan na nagaganap. At para mas maniwala sila ay bigla kong hinalikan sa labi si Ian. Halatang gulat na gulat si Ian dahil hindi siya gumagalaw habang hinahalikan ko. Kaya walang nagawa ang mga pulis kasi hindi naman ako mukhang tinatakot o pinipilit man lang. At isa pa ay nasa tamang edad na ako, kaya pwede ko nang gawin ang mga bagay na yon. Hindi na rin nakapagsalita pa si Papa at sinabi ko na lamang sa kanya bago umalis ay mahal ko sila ni Mama. Tahimik na umalis si Papa. Nang kami na lamang dalawa ni Ian ang naiwan ay muli akong humingi ng sorry sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Nga pala, may convenience store dun sa kanto. Doon na natin bilhin lahat ng mga kailangan mo. Kompleto naman dun. Sige. Ian, sorry uli kagabi ah. Oh, napag-usapan na natin yan, di ba? Kalimutan mo na yun. Basta makakatulong, tutulong ako. Kaya lang sana sabihan mo muna ako kasi nagugulat ako eh. Mukha tuloy akong tuod habang... Kung sa bagay, nakakatawa naman talaga. Pero salamat. Sana naman. Sa lahat. Sa lahat. Mula nung isang araw sa park hanggang kagabi, hindi mo ko iniwan. Alam mo, hindi ko nga rin alam kung bakit kita tinulungan eh. Oo nga eh. Nung bigla kitang hinila, pwede mo naman akong itulak at iwan at pag-isipan na nababaliw na. Yun ang una kong naisip. Pero nung makita ko yung Papa mo, naisip ko na kailangan mo nga ng tulong. Nagsisisi ka ba sa pagtulong mo? Kung nagsisisi ako, di sana hindi ko na inoffer yung bakanteng kwarto sa bahay, di ba? Oo nga. Pasensya na rin sa pangiistorbo, ha? Anong istorbo sinasabi mo? Tuwang-tuwa nga sa'yo yung cabinet at ref ko, eh. Ano? Yung cabinet at ref ko, tuwang-tuwa sa'yo. Kasi ngayon lang sila nagkaroon ng laman. Siyempre, no? Kakain din ako, kaya kahit dun man lang makapag-share ako. Uy, pero hindi kailangan yun, ha? Hindi mo kailangan gawin yun. Hindi lang talaga ako naggo-grocery kasi mag-isa lang naman ako. Madalas nakakalimutan ko na may pagkain pala ako nakatago, kaya nasisira lang. Hindi ka ba palagi nagluluto? Hindi, sobrang dalang. Ang ginagawa ko, bumibili lang ako lagi sa labas. Ay, oo nga pala. Isa pa pala sa natuwa sa'yo, yung kalan ko.
Ang tagal niya kasing hindi nagagamit eh. Mamimiss ako ng cabinet, ref, at kalan mo. Bakit? Alis ka na ba? Oo, nakakahiya na eh. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. O baka nahihirapan ka na sa bahay ko ah. Ikaw naman kasi. Hindi mo naman kailangan maglinis, magluto, yan tuloy. Napapagod ka. Hindi naman, ang saya nga eh. Ang tagal ko na rin namang hindi nagagawa mga bagay na yun, lalo na ang pagluluto. Bakit? Bumibili ka lang din sa labas? Hindi, may nagluluto kasi sa bahay. Sa bahay ng parents mo? Hindi ko pa pala nakwento. May sarili akong bahay. Nakabukod na ako sa kanila. Doon din nakatira yung ex mo? Hindi ah. May sarili din siyang bahay. Kaya nga nagagawa niyang mambabae eh. Oh, wag mo nang isipin. May stress ka na naman eh. Mabuti nga nakilala mo siya agad habang maaga pa. Hindi pa kayo kinakasal. Oo nga. Wag na nga natin siyang pag-usapan at baka sumulpot pa yun. Christy! Anong ginagawa mo rito? Para sunduin ka! Bakit mo ako susunduin? Hindi pa ba malinaw ang pinag-usapan natin? Christy, siya ba yung... Huwag mo nang sabihin. O ayan! Nakaganti ka na pala eh! Bastos ka talaga! Ano sinasabi mo, pare? Ginamit ka lang ni Christy para makaganti sa akin. Ang kitid talaga ng utak mo! Tara na, Ian! Sige, tara. Hoy! Huwag niyo akong tinatalikuran, ha? Halika na, Ian. Papansin lang yan. Nasa itsura naman niya eh. Ang alin? Ang magpapansin! Sira ulo ka! Van! Hayop ka! Hindi na yan! Pasalamat ka! Yan lang ang inabot mo! Kapal na hindi pa tayo tapos! Dinala ko sa ospital si Ian dahil sa dami ng pasa niya, Papa Dudut. Grabe ang iyak ko noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit nasaktan si Ian. Papa Dudut, hindi ganon kalalim ang pagkakaibigan namin pero ang daming nangyayari at ang daming sakripisyo ang ginagawa ni Ian para sa akin. Hindi ko inakala na aabot pa sa ganito. Mabuti na lamang at walang malalang naging pinsala si Ian maliban nga sa mga sugat at pasanya. Ako naman ay humingi na lamang ako ng yelo sa nurse para sa pumutok kong labi dahil sa pagkakasampal ni Van. Sinabihan na lamang kami na magpahinga sandali sa ospital at pwede nang umuwi. Gusto na sanang umuwi ni Ian pero sinabi ko na magpahinga muna siya, Papa Dudut. Habang nagpapalipas kami ng oras ay tumawag naman si Papa. Inalam niya kung nasaan ako at sinabi ko na din, Papa Dudut, dahil gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kasama itong si Van. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating si Papa sa ospital at kaya din pala siya napatawag ay pinagyabang pa pala ni Van sa kanya ang ginawa nitong panggugulpi kay Ian. Sinabi pa ni Papa na pinagsabihan na niya si Van at nangakong hindi na uulitin. Saka siya humingi ng pasensya kay Ian. Saka ako niyaya ni Papa na umuwi na. Sinabi kong hindi ko pwedeng iwanan si Ian pero sinabi niya na idadaan na lang daw namin si Ian sa bahay niya. Saka ako sinabi na hindi ko siya pwedeng iwanan hanggang hindi siya maayos. Doon ako nagulat nang sabihin ni Papa na kailangan na naming asikasuhin ang lahat tungkol sa kasal. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Gusto ko nang umiyak. Kaya tinanong ko si Papa kung naikwento din ba sa kanya ni Van na sinampal niya ako. Sakalang niya napansin na may sugat ako sa labi ko. Parang nanigas sa kinakatayuan niya si Papa nang malaman ito at nang makita ang pumutok kong labi. Nakita kong naluha siya, Papa Dudut. Kinausap niya ako at humingi siya ng tawad sa hindi pakikinig sa akin. Siya na raw mismo ang nagsabi kay Van na hindi na raw itutuloy ang kasal. Sinabi ni Papa sa akin na malaya na daw ako at hindi na niya ako pipilitin. Wala na akong nasabi kay Papa kundi ang yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang yakap ko ang nagsabi ng lahat ng nasa loob ko. Matapos noon ay nilapitan niya si Ian na nakatulalang nakatingin sa amin.
Natakot pa si Papa at akala niya ay epekto yon ng pang-Google Pay sa kanya. Natuwa lang pala si Ian sa nakita niya, kaya siya natulala. Kinamayan siya ni Papa at nagpasalamat sa lahat ng pagtatanggol na ginawa ni Ian para sa akin. Dahil nag-tricycle lamang kami papunta ay si Papa na ang naghatid sa amin pabalik sa apartment ni Ian, Papa Dudut. Ito, uminom ka muna. Salamat. Wala bang alak? Puro ka talaga kalokohan. Puro chaser kasi pinaiinom mo sa akin eh. Kailangan mo ng maraming tubig kasi nabugbog ka. Aray naman sa nabugbog. Para namang hindi ako nakalaban. Uy, bakit ka tumatawa? Wala. Bakit nga? Wala nga. Aray ano ko. Ano nangyari? Wala. Sabihin mo muna sa akin kung bakit ka tumatawa. Huwag ka magagalit ha. Ano nga yun? Kasi hindi ka naman talaga nakalaban. Malay ko bang nagjujujitsu pala yung ex mo? Hindi naman siya nagjujujitsu ah. Huwag ka nang kumontra. Sinasabi ko lang naman yun para may excuse ako na hindi ako nakalaban eh. Pero hindi kita pinagtatawanan ha. Ang pinagtatawanan ko yung sinabi mo na parang hindi ka nakalaban. Oh, inulit-ulit pa. Ay, sorry. Pero walang biro. May masakit pa ba sa'yo? Madami pa pero tolerable naman. Huwag mong tiisin ha, sabihin mo kung may masakit. Aray! Ano na naman? May masakit pala. Ha? Ano? Yung pag-alis mo. Huwag ka nga nagdadrama dyan. Natatakot lang ako. Saan? Na hindi na tayo magkikita. Ian, yung ilang araw na pagsasama natin dito, parang ilang taon ng pagkakakilala yon para sa akin. Kaya paanong hindi na magkikita? Eh di ba ikaw ang kukuha ng picture ng resort na tinatayo namin? Buti na lang pala photographer ako kasi kung hindi, hindi na tayo magkikita. Sobra ka naman. Malalim na tong pagkakaibigan natin. Pagkakaibigan? Oo. Okay. Anong okay? Wala. Ngayon ka na ba aalis? Mamayang gabi dun muna ako kinapapa para may kasama ako. Eh di, dito ka na muna para may kasama ka tsaka may kasama din ako. Eh kung ikaw na lang ang sumama sa akin kina Papa para maalagaan kita ron. Wag, nakakahiya. Kay Papa ka pa nahiya. Nakita mo naman kung gaano siya kasincere sa pasasalamat sa'yo kanina. Ayoko maging pabigat. Ibig mong sabihin, pabigat pala ako nung ilang araw na nandito ako? Hindi ah, ibang usapan naman yun. Dito kasi ikaw ang kumikilos, tapos nagluluto ka pa. Eh ako, hihilata lang ako dun sa bahay ng Papa mo. Nakakahiya, di ba? Ano naman? Siyempre maiintindihan ni na Papa at Mama yon kasi sa kalagayan mo. Biro lang. Nagdadrama lang naman ako. Kaya ko naman sarili ko. Isa pa, kailangan nyo muna siguro magkasama-sama bilang pamilya. Kailangan mo sila ngayon dahil sa nangyari sa'yo. Hindi ka na iba sa amin. Ang sarap pakinggan nun, salamat. At teka, hindi ba ayusin mo pa yung mga gamit mo? Konti lang naman yon. Ilang pirasong damit lang yon. May kailangan ka pa ba? Wala naman. Matutulog lang ako sandali habang nag-aayos ka ng gamit mo. Sige, mabuti pa nga. Ipahinga mo na muna yan. Nakatulog nga si Ian siguro dahil sa tagtag din ng mga pasanya. Pero hindi ako umalis hanggang hindi siya nagigising. Gusto kong magpaalam bago ako umalis at ayaw ko naman siyang gisingin dahil kailangan niya iyong pahinga. Habang hinihintay kong magising siya ay nakatulog na din pala ako doon sa upuan. Nalimpungatan ako pasado alas 9 na ng gabi. Napatayo ako at nagluto para pagkagising ni Ian ay may kakainin siya. Pero natapos akong magluto ay tulog pa din siya. Hanggang sa nakatulog muli ako sa kinakaupuan ko at nagising noong umaga. At noong gisingin ako ni Ian ay iniinit niya na pala ang mga niluto ko noong gabi. Sabi niya ay mag-aalmusal na daw muna kami bago ako umalis. Masaya ang kwentuhan namin hanggang sa magpaalam ako, Papa Dudut. Habang lumalayo ako sa apartment ni Ian ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang nangungulila na agad ako kay Ian. Papa Dudut, doon ko nakumpirma sa sarili ko na mahal ko na si Ian.
Pero pinaglabanan ko ang nararamdaman ko kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Napansin ni Papa na malungkot ako at kahit na hindi ko sabihin ang kadahilanan ay alam niya. Doon ko na inamin na wala kaming relasyon ni Ian. Ikinuwento ko ang buong kwento at nagulat ako sa mga sinabi ni Papa na kung naging totoo daw ako sa sarili ko sa naramdaman ko noong nakipaghiwalay ako kay Van ay bakit hindi daw ako maging totoo sa sarili ko tungkol sa nararamdaman ko para kay Ian. Naluha ako noon, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag at muli ay hindi nakapagsalita at niyakap si Papa. Gaya ng dati ang yakap na ang nagsabi kay Papa ng lahat ng mga gusto kong sabihin, Papa Dudut. Christy! Busy ka ba? Hindi naman. Galing ako sa apartment mo eh. Wala ka kaya inisip ko nandito ka. Bakit di ka nagsabi na pagod ka patuloy pagpunta sa amin? Okay lang, susurpresahin sana kita eh. Di ko naman birthday ah. Pero nasurpresa naman ako. Seryoso ako. Joke lang, to naman. Kumusta ka? Maayos na ako. Eto, nakakakuha na ako ng pictures ulit. Wala na nga yung mga pasamo, yung mga sugat na lang. Pero alam mo, sa totoo lang, natatakot nga ako eh. Ha? Saan? Dito sa mga sugat ko. Bakit? Anong sabi ng doktor? Wala naman, linisin ko lang daw. Nakakainis ka naman, akala ko kung ano na. Ano naman ang nakakatakot dun? Eh kasi baka magpeklat, papangit na yung balat ko. Seryoso nga, kumusta ka? Okay naman ako. Siyempre, tuloy ang buhay. Ay, teka, hindi ka na ba ginugulo ni Van? Bakit? Magpapagulpi ka na naman para sa akin? Hindi niya na ako magugulpi, no? Dala ko tong camera ko eh. Bakit ihampas mo sa kanya yan? Hindi ah, mahal kaya nito. Eh paano makakatulong yung camera sa suntukan nyo? Pwede kasi mag-video dito, kaya vi-videoan ko pag ginugulpi niya ako. Ah, gagawin mong ebidensya. Hindi, para may remembrance ako na binubugbog ako. Nakakainis ka. Eh teka, ikaw naman. Kumusta ka? Mabuti. Mabuting mabuti. Sa tanong mo kanina kung ginugulo pa rin ako ni Van, hindi na. Ang maganda, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Naintindihan ng magulang ni Van ang desisyon ko dahil mali ang ginawa ng anak nila. Aba, mabuti nga yun. Congratulations. Salamat sa'yo. Wala naman akong ginawa. Nanindigan ka para sa akin. Siguro kung wala ka nun, iba ang kinalabasan ng buhay ko ngayon. O yan, nagpapasalamat ka na naman. Nahihiya na ako. At hindi matatapos ang pasasalamat ko sa'yo. Alam mo, picturean na lang kita. Mamaya na nga yan. Iimbitahan kita sa bahay. Sa papa mo? Hindi, sa bahay ko. Pero pupunta rin si na mama at papa. Anong meron? Wala lang. Thanksgiving. Kailan yan? Ngayon na. Ano? Ngayon na? Ayan! Yan yung ine-expect ko na reaction sa sorpresa ko. Di naman sorpresa yun. Panggugulat talaga yun. Tara na! Isandali, tingnan mo naman tong suot ko. Nakakahiya. Anong nakakahiya sa t-shirt at jeans? Aharap ako sa mga magulang mo eh, tapos nakaganito lang ako. Okay lang sa kanila yan. Uuwi na muna ako. Bigay mo na lang sa akin address mo. Susunod ako. Huwag na! Halika na! Nahihiya talaga ako eh. Alam mo, kahit nakasando ka pa, okay lang kina mama at papa yun. Kaya halika na. Ikaw naman ang importante, hindi naman ang damit mo. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Ako rin pala, may gusto akong sabihin. Doon mo na sa bahay sabihin. Gusto ko ngayon na. Sige, kung dito mo sasabihin ang sasabihin mo, siguro dito ko na rin sasabihin ang sasabihin ko. Mauna ka. Mahal kita. Mahal din kita. Papa Dudut, akala ko ako lang ang nahulog kay Ian, siya din pala. Pero Papa Dudut, alam mo ba ang inisip ko noong mapagdesisyonan kong sabihin kay Ian na mahal ko siya? Na kapag ang balik sa akin ay iba ay maiintindihan ko. Ang gusto ko lang ay masabi sa kanya ang nararamdaman ko.
Pero ibang naging ending, Papa Dudut. Napakasaya ng araw na yon. Sa dinner ay sinabi namin kina Papa at Mama ang lahat. Bago ibinigay ni Papa ang blessing niya ay tinanong niya kami pareho ni Ian kung totoo daw ba ang nararamdaman namin at walang manluloko sa isa't isa. Siyempre ako ay oo at si Ian ay nangako pa na hindi niya gagawin ang masamang naranasan ko kay Van at ang experience niya sa dating karelasyon niya. Saka pa lang kami binati nila Papa at Mama. Yun na yata ang pinakamasarap na dinner na nakain ko, Papa Dudut, pero nagulat ang lahat nang tanungin ni Papa si Ian kung kailan niya balak magpakasal. Dahil sinagot siya ni Ian na ayaw niyang magpakasal. Tahimik ang buong bahay dahil sa nadinig. Nang biglang idugtong ni Ian na ayaw niyang magpakasal dahil gusto niya muna akong ligawan. Para daw maganda ang simula namin, Papa Dudut. Nagkaamin na kami na mahal namin ang isa't isa pero gusto raw ni Ian na dumaan sa proseso ng pag-angat ng relasyon namin. Ginawa nga niya, Papa Dudut, at sa ngayon ay 3 buwan na kaming kasal. Papa Dudut, ayaw ni Papa na may masabi ang ibang tao kay Ian kaya pinahiram niya ito ng kapital para magtayo ng negosyo at bayaran niya na lamang kapag kumikita na ito. Maganda ang takbo ng photography studio ni Ian at mas maganda ang takbo ng relasyon namin. Siya nga pala, Papa Dudut, hindi lang imbitado ang mga magulang ni Van sa kasal namin kundi ninong at ninang pa namin sila. Wala po si Van, Papa Dudut, sa kasal kasi pinapunta siya ng mga magulang niya sa Amerika at pinabalik na sa pag-aaral. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Christy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.